lahat. Talagang umawi si Pastor sa moment niya. Well, magandang umaga po at tunay po ng ating prayer ay naging mapagpala po ang araw na ito ng pagsamba sa ating Panginoon. Pasinin po ninyo yung naka-plus sa board, sa overhead. Okay, paksayin po natin ay ang pagbabago ng buhay, si Jesus lang ang makagawa. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, ang sabi po ng verse, kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilana. Ang mga nakaraan ay lumipas na at narito ang lahat ay naging bago. Sabi nga po nila, kapag ikaw ay naborn again, ikaw ay magiging bago nilalang. Wala pong kinalaman yung pagbabago ng mukha. Walang kinalaman yung pagbabago po ng piskal, ng kanyuan, kundi po ang nilalari nito ay ang pagbabagong espiritual. Pero minsan, o kundi man minsan, marami na akong nakilala, nung sila po'y na-born again, mas gumanda sila at mas bumwapo. Bakit? Kasi yung mga aburido nila sa buhay, yung mga impyerno nila sa buhay, may kasama na sila nagdadala. Hindi po ako plastic na sabihin na mula nung nakay Kristo na, hindi na ako nagka-problema, hindi po totoo yun. Katunayan, mas dumami ang problema ko. Pero kagandahan, may kasama ako nagbubuhat. We do not look at Christianity na parang ito ay paraiso sa lupa, na hindi ka na makakaranas ng anuman sa saring mga problema, kundi makakaranas ka pa rin, subalit iba na. Meron ka ng kasama. Ibig sabihin, kahit binabagyo ka ng problema, nakangiti ka pa rin. Sabi nga ng awit na po dyan, ano? When the ocean rise and thunder falls, sabi niya, I will soar with you above the storm. Kaya po, paksayin natin, ano? Pagbabago ng buhay, si Jesus lang ang siyang makakagawa. Sabi nga nila, nagkakaedad, paglipat tungo sa isang bagong lugar, pagtanggap ng promosyon, pagkakalagay sa bagong pwesto o posisyon. At ang mga ito'y karanasan na may pagkakahawig. Anong bottom line ng lahat ng ito? Pagbabago. Malalapit na naman po tayo sa eleksyon. Hindi natin maalis yan kasi ang Pinoy, meron po tayong tatlong season. We have the so-called dry season, we have the wet season, and we have the political season. Ano? Tatlo na po ang season natin. At papasinin po ninyo, October pa ang filing, October 2015. Ngayon ay Agosto pa lang. Ano? Buwan ng mga multo. Kaya nga, oh, ghost. Kaya, so ngayon, kanya-kanya na pong pasari yan. Kanya-kanya mudsling, batuhan, kanya-kanya na pong pupwesto. Pero isang kandidato sabi niya, oh, dapat yung katunggali ko, kanya, umalis siya sa pwesto, baka gamitin niya ang punto ng gobyerno para sa kanyang pangampanya. Eh, siya naman umikot na sa Pilipinas, matagal na. Punto rin naman ang gobyerno yun, ah. Ala, yung kanyari, sinusubuan niya yung bata na kamay-kamay. Sabi nga ng DOH, anti-hygienic. Eh bakit? Eh biro mo, sinubo mo rito, laway niya, tapos susubo mo sa kabila. Aray po yan, no? Sabi nga nila, pag daw pinalad ang Pilipino, apat ang kandidato natin. No, apat ang kandidato. Sabi niya, isang walang laman, isang akala may laman, isang nagkakalaman, at isang walang kalaman laman. Yun na yung mga kandidato, no? Kaya magulang na lang ng buto-buto pagkagalun. Kapatid, ito po yung sitwasyon. Sabi nga nila, kinakailangan daw po sa atin yung kandidato, sabi nga niya eh, ano eh, kung papaano sa Makati, gayon din sa Pilipinas. Sabi naman ng isa, hindi, kung walang kurap, walang mahirap. Ganyan nga lang, no? Punto nila. Pero hindi pa rin natin maalis po yung sitwasyon na nangyayari sa Pilipinas, kontrolado ng Diyos. Kahit sinong ipwesto mo dyan, kahit sinong ilagay mong kandidato, ako naniniwala, the final destiny of the country, kung anong sinulat ng Diyos, yun ang mangyayari. Binabato ng binabato, yung kasalukuyang administrasyon, palpak daw, ito daw, ito nangyayari lahat-lahat. Pero, they cannot deny, dinadaanan nila ang mga kalsadang nanuungan. Dinadaanan nila ang mga tulay na bagong tayo.
dinadaanan nila yung mga lugar na kung saan mas maayos ngayon kaysa 10 years ago. Kahapon po, meron umikot sa Facebook, sabi, ang Pilipinas daw ang most corrupt nation sa Asia. Research ko, bakit? Hindi ko tanggap. Kahit sabihin po ng maraming netizen, oo, ganyan naman talaga. No, sabi ko, hindi ako ganun. Hindi ako tanggap. Pilipino akong Kristiyano. May dahilan kung bakit ang Diyos niligtas ako bilang Pilipino. Hindi para libakin ang bansa nito. Sino pa magmamahal ng bansa nito kung hindi ko mamahalin? Sabi na nila, tinitirang ng tinitirang Pilipinas. Ay, lumayas ka sa Pilipinas. Ayaw mo pala rito eh, plastic ka. Ah, di ba? Sabi nga, ah, ganyan ang Pilipino eh. Bakit? Ano ko ba? Pilipino ka rin naman ah! Tumangkad ka lang ng konti sa akin. Oh, Pilipino ka rin! Tapos sa kulay, oh, kumuti ka lang konti siguro sa akin. Pero ano po rito? Sino magmamahal sa Pilipinas? Hindi Pilipino. Sino magmamahal sa bansang ito? Kundi tayo. Ito po yung sabi nila, Pilipinas daw most corrupt, New York Times. Isa po sa prestigyoso at nirerespetong magazine ng dyaryo, New York Times. Ni-research ko, ito ang lumitaw sa research. Hindi pala yung August 15, yung August 13, hindi pala siya August 15, 2015. Kundi yung New York Times na kinot nila, March 13, 2007, hindi pa presidente si Pinoy. Sabi ko, panlalansiyang pagdaya. Hindi ka pwede magbalita ng hindi totoo. Kinopia mo doon sa 2007, 2015 ngayon, kalayo. Diba? Mas mula ng baseball yun kesa nun. Diba? Yung palamig, pag nabitin ka, pwede palagdag ng kote. Noon, hindi. Kapatid, eto po yun. Sa ayaw at sa gusto natin, nais natin ang pagbabago. At ang pagbabago, kapatid, saan magsisimula? Ito pong mag-aaralan natin. Sabi nga po rito, nagkaedad ka, paglipat sa bagong lugar, pagtanggap ng promosyon, pagkalagay sa bagong posisyon, ang mga ito merong common denominator. And the common denominator which is undeniable is pagbabago. Pagbabago. Ito pa sinin mo. Manon ka ng literato mo 10 years ago. Sige. Ganyan mo, tsaka magsalamin. Sino mas maganda o mas pogi? Ngayon o nung nakaraan? Meron man ilan-ilan sumagot nakaraan. May mga iba naman. Ngayon na. Yung mga iba, time first. Kapatid, iba eh. Ako bisan, pag dalawa na lang kami ngayon sa bahay, wala po kami nga, kami dalawa lang sa bahay, sino ba magbukulan, hindi kami dalawa, di ba? Sabi ko, dami, maganda mo ngayon, mas maganda ka kaysa kung nininigaw ang kita. Kung ganyan, magaganda kung nininigaw ang kita, sinagot na kita agad. Ha? Kapatid, ito po makita natin ha, pagbabago. Tunay na pagbabago ay dumarawin sa lahat. Hindi mahalaga kung anong itsura mo, dalawang bagay lamang po ang tiyan. Ano yun? Number one, ang susi sa pagbabago sa daigdig ay ang pagbabago ng tao. If you want to change the world, change the countries. If you want to change the country, change the people. If you want to change the people, change the heart of the people. Ano? Tinanong si Ryan Reynolds. Sabi kay Ryan Reynolds, yung comedian na bago mo yun. Sabi, paano mo susolusyonan mawawala ang traffic sa EDSA? Sagot niya, palitan ang pangalan ng EDSA. Kapatid, pasinig mo yung number 2. Ang susi para mabago naman ang tao ay dalhin sila sa tamang relasyon kay Jesucristo. Ano? Pasinig po nito. Bisa kayo nagtatanong sa akin, sabi niya, Dok, ang simbahan po namin ang pinakamatanda relisyon at kami po tama dahil kami pinakamatanda. Sabi ko, huwag natin daanin dyan. Ito tanong, ano bang purpose ng mga relisyon? Di ba para impluensyahin ang buhay ng tao? Sabi niya, opo, halimbawa ka po mag-filtering tayong dalawa. Tayo na lang. Una, sumuntin lupa. Ano kaya ang mas marami nakakulong? Karelisyon kong born again o karelisyon mo? Hindi siya makasagot. Oh, umikot tayo ng konti ako. Punta tayo ng mental. Sabi niyo ang Biblia, nakakasira ng ulo. Pumunta tayo ng mental. Tignan natin. Ilan kaya doon na mental na nasira ng bait dahil sa Biblia at ang iba na ngay na mental sa ibang dahilan? Hindi na siya sumagot. Dahil alam niya sagot. Kapatid na minamahal, sa pagbabago po ng ating binabangkit, susi ang tao. Kung ayaw mo magbago, walang mangyayari. Diba? Kung gusto mo namang magbago, pumunta ka sa persona na kaya kang baguhin. At sino po yun? Si Jesucristo. Sabi nila, kapag daw ikaw ay addict, dadalhin ka sa drug reformatory area o lugar.
dadaling ka sa isang drug center. Pero ano po mangyayari? Minsan, yes, gagaling ka pag nandun, pagbalik. Minsan, bumabalik sila doon sa dati. Yung mga ibang mga pasaway ng mga kabataan, dinadala sa Boys Town, sa mga reformatory school, tumatakas, hindi nakakayang baguhin. The society had not devised or formed any program na kung saan talagang pwedeng magpabago ng buhay ng tao. Sapagkat isa lang, there is only one person that until now, he is in the business of restoring our lives. He is in the business of making us a new creature. At ito po, si Jesus Christ. Wala na niya. Yung mga ibang isang sinusubukan nila, religion. Sabi niya, hindi, magpunta ka sa amin, mababagong buhay mo. Karami ko nakita ang nag-born again, hindi na bagong buhay. Bakit? Kasi po hindi naman ang born again ang magpapabago ng buhay. Ang bagong buhay mo, kaya ka nag-born again. Ano? Hindi po yung mabago mo na, hindi mo na yung mag-born again ka, tapos mababagong buhay mo. Ang tawag natin doon, influensya. E paano pag umuwi ka, mag-isa ka na lang, wala nang influensya sa'yo? Ano mangyari sa'yo? E di balik. Yung termino ng mga owner, mga angel ko nun sabla, BSDU, balik sa dating ugali. Dati daw ang kalsada, umu-ocho-ocho siya. Galing sa kaliwa, kakanan, kaliwa, kakanan, yan. Ngayon, nagbagong buhay na daw. Galing na siya ngayon sa kanan. Kanan, kaliwa, ha? Nini ba? Ngayon, pasin mo nito, muna nito. Ang pagnanais ng Diyos na mabagong tao. From the distant time, mula po sa masimula, ang Diyos na po ang umabot sa tao. Kasi po, tayo ang nawalay na landas, tayong naligaw. And we exerted almost all effort. Ginamit po natin ang lahat ng pamamaraan para makabalik sa Diyos. Ginamit natin edukasyon, ginamit natin teknolohiya, ginamit natin religion, ginamit ang mabuting gawa, ginamit ang impluensya, lahat-lahat na yata, ala pa rin nangyari. Bakit? Kasi po, isa lang naman ang daan. Hindi yung dating daan, hindi yung lumang daan, lalo hindi yung daan-daan. Sabi ni Kristo, ako ang daan. Si Jesus ang daan. Kaya nga po dito makita natin ang pagnanais ng Diyos. Ano ginawa niya? Pasin niyo yung Bible. Mula po tayo. Throwback tayo mula Genesis. Sinong unang nagtanong, nasaan kayo? Si Adan o ang Diyos? Ang Diyos. Nung magkasala si Adan at Eva, anong sinabi ng Diyos? At ang Diyos ay pumalik sa hardin, ang sabi ng Biblia, sa pamagitan ng malamig na hangin. At pagkatapos nagtanong siya ng ganito, Adan, nasaan kayo? So, sino muna nagtanong? Ang Diyos. Sino muna naghanap? Ang Diyos. Hindi totoo na ang Biblia ay sinulat bilang patunay ng tao, hinahanap niya ang Diyos. Mali. Ang Biblia ay sinulat para patunayan ng Diyos sa simula pa lamang. Siyang naghahanap sa atin. Meron mga pilosopong walang magawa. Sabi ko nga, mga pilosopong bobo. Sabi nila, ang Biblia daw, naglalaman, nagtuturo ng Diyos matalino, ang Diyos magaling, ang Diyos walang malilingit sa kanya, walang may tatarbo sa kanya. Bakit dalawa lang daw binabantayan niya, Adan at Eva, hindi pa niya alam saan sila napunta. Adan, nasaan kayo? Ang hindi alam ng bobong yun, sabi ko nga, nung sinabi ng Diyos, Adan, nasaan kayo sa inutos ko? Anong utos niya? Kainin niyo lahat ng bunga, huwag lang ang isa. Kaya sabi niya, Adan, nasaan kayo? Sa pagsunod niyo sa utos ko. Adan, nasaan kayo? Sa spiritual na buhay na nais ko para sa inyo. Nandito po kami, nagtatago. Bakit sila nagtatago? Because they know they violated God. Alam nila, sinuway nila ang Diyos. Nakipaglaro ang Diyos sa kanila. Hide and seek. Sabi niya, oh Adan, bakit kayo nagtatago? Hindi ba alam ng Diyos nagkasama sila? Hindi ba alam ng Diyos sumuway sila? Alam niya, pero bakit tinanong pa niya sila? God is giving them another chance para magbago. Adan, bakit kayo nagtatago? Kasi po, hubot-hubad kami. O bakit kayo hubot-hubad? Pero mo, ilang pagpapasensya ang ginawa ng Diyos? Ay sabi ko nga ako kung Diyos doon, tamasin lang kita at kaysa sila magtago. Pero hindi ang Diyos, napakabait niya. Adan, nasaan kayo? Bakit kayo nagtatago? Bakit kayo hubot-hubad? Ang tao, likas sa kanya, yung palusot. Ang tawag ko, blame game. Kasi nyo, kayo mga mag-isawa, pagka nag-away kayo, turuan, sisihan. Kung kasi, di ha, ikaw ha,
Nabuhay na kayo! Lia, ikaw ah! Hindi naman pwede dalawa ang nauna. Diba? Kaya po ngayon, sabi nila, eh, binigil kayo pong babae! Ay, ano sagot naman ng babae na katago? Pa, yung ahas! Ano sagot ng ahas? Alasan daliri, alam maituro, awawang ahas. Anong pinarusa? Oh, ahas! Dahil ikaw, magkasala ka, siguro sabi ko, no. Mami ko dyan! Sabi sa kanya, mula ngayon, gagapang ka! Mula ngayon, ang kakainin mo na lang, alabo! Ibig sabihin ng ahas nun, hindi kumakain ng alabo. Baka man. Pangalawa, ang ahas nun hindi kumagapang. Ang pagkapang niya ay parusa. Kaya yung mga lolo't lola natin, pag nagalit nun, sinusumpa kita, humapang kasana na parang ahas. Susumpa yun. Ay, kahirap naman, ano? Kung ang ahas dumilipad. Takbo! Kaya tayo nakatapos! Bakit? Tamapin ka lang naman. Ulag. Lumilipad yung ahas. Kabalik, makita po natin, ano? Ang Diyos niya ay siyang pagbabago. Kung kaya po ang kanyang ginawa, hinahanap niya ang tao. Patuloy tinatawagan niya ang tao na magbalik loob. Alam niyo po, sa simula pa lang sinabi niya, Adan, nasa kayo. Panginoon, dito po kami nagkasala, patawad. Di na kami ulit, next man. Palagay ko, pinatawad sila yung oras na yun. Pero hindi, palusot na palusot. Tayo mismo, pag may nagawa tayo, di ba minsan imbento pa tayo ng imbento ng irarason? Abay, kadali lang pala ang solusyon. Ang solusyon lang pala, nagkasala ka sa asawa mo, dilapin naman sa mo. Darling, please forgive me. Di ba? I will do it again. Ah, nagpunto po, aminin ang tama, tapos na. Alam niyo yung tao kayo gano'ng galit? Pag ang lumapit sa kanya, nagpapakumbaba, tumingin ng tawad, patatawarin niya. Kasi kung di niya pinatawad, siya lang may problema. Ha? Pwede mo subukan. Yung tao may inatawad sa'yo, ayaw mo patawarin, ang rason mo. Di, masakit ang ginawa mo. Ano gano'n, ano? Ah, ikaw pala hindi makabubo. Ako, nakamubon na. Tumingin ako ng tawad, sol. O ikaw ngayon, di na makatulog, di pa makakain. Ha? Kaya po dito, ang Diyos na mismo gumawa ng paraan, inaabot niya ang tao. Nais niya na ang tao, ito po ay tunay na mabago. Sinubukan po nilang baguhin, sabi nga po, ang kanilang panahon. Sino mga ito? Ang imperyo ng Roma, ang Alemanya, at ang mga Hapon. Alala po ninyo mga ito, imperyo ng Roma, yung kanilang nilang mga imperador. Pagkatapos ang Alemanya, si Ginoong Adolf Hitler. Pagkatapos dito, yung Tigre ng Himalaya. Ano? Si General Yamashita. Okay? Kaya may Yamashita treasure. Pasinin po ninyo ito, no? Una, isa sa mga pinaka-paborito at sikat na naging leader po ng tinatawag na emperador ng Roma, ito po ay si Gaius Julius Caesar. Ano po kanyang nilayon? Ang nilayon niya, palitan ang sistema ng Roma. Na sa kanyang pagiging emperador, talagang ang mga tao ang pipili ng kanilang leader. Ang tao maglilingkod sa kanyang, ang mga leader ay maglilingkod sa bayan. Hindi magkakamal ng salapi, ng impluensya, parang ganun. Eh problema, sinong kalaban niya? Yung kanyang mahigit 300 senador. Ano po ang ginawa nila? Pinatay siya. Ano? Pinatay siya at ang kinaputsaba pa ang matalik niyang kaibigan. You know the story. So dito po makita natin, ano? Sa kanyang pagnanais na baguhin po ang imperyo ng Roma, sinira niya ang gobyerno, pero wala pa rin, hindi siya nagtagumpay. Pangalawa, makita niyo si Emperador Nero Caligula. Sino naman po ito? Ito po yung baklang siraulong emperador na galit sa mga Kristiyano. Kung kaya po anong ginawa niya, pinasunog niya ang Roma at ibinintang sa mga Kristiyano. Kaya yung mga marunong sa computer, yung pangkopya ng DVD, ang tawag natin, Nero Burning Rome. Doon po na ako ngayon. Ano? So, nung nasusunog ng Roma, binintang sa Kristiyano. Kaya nagkalit ang mga tao, ang mga Romano, sa mga Kristiyano. Sumunod, si Constantino, si Constantine, 312 AD. Ito naman po yung tao na nanaginip, na sa kanyang panaginip, sabi niya, ang Diyos daw ay nasa kanya. Pinalitan niya yung kalasag ng kanyang mga sundalo, nilagyan niya ng Invicti o Invictus, yung cross sign. At lahat naman, kung bakit, lahat naman ng nilabanan nilang gera, wala silang talo.
Kaya anong ginawa niya? Dineklara niya sa Roma na ito na ang state religion mula ngayon. I-persecute, patayin, kulungin ng hindi maborn again. Kaya kayo mangyayari sa Pilipinas. Ano mo? Ganun ang ginawa. So naging socialite religion ngayon ang Christianity. Lahat gusto na maborn again. Bakit? Qualification, para magkapwesto ka sa imperyo ng Roma, kailangan born again ka. At hindi, no? Para makakuha ka ng malaking diskwento pag may bibiling ka lupa o area, kailangan born again ka. Lahat ngayon, anong nangyari? Naging cheap ang pagiging born again. Nawala na po yung tunay na kahalagahan, tunay na pamamaraan, paano ma-born again ang tao. Ito pa nakakatuwa. Siyempre, pag na-born again ka, kailangan ng water of baptism. Umakyat si Constantine doon sa kanyang balkonahe. Pinahilera lahat ng sundalo niya sa ibaba. Nagpaigip ng tubig na marami. At binuhusan niya sila. Sabi niya, mula ngayon, nabautismuhan na kayo. Nasa istorya yan. No? Kaya naman yung maging relihiyon, maraming katawa-tawa nangyari. So, naging state religion ang Christianity. Pero ano nangyari? Hindi pa rin nabago ang empero ng Roma. Bakit? Kasi kung pagbabago, hindi siya ganun. Ang pagbabago, hindi yung sama-sama. Hindi yung basta kuyuk-kuyuk. Ano? Ang pagiging born again, hindi po yung basta o grupo, mas nakararami. Majority is always right. Kaya nila, no? Kaya po, hindi palaging tama yun. Para kung yung majority eh karnan. O ano mangyayari? Ano ba? Ngayon, mapasin ninyo, isang babae na malaki ang respeto sa kanya sa Pilipinas, asawa siya ng isang kumakandidato, na sabi niya, sinusuportahan ko ang LGBT at ilalaban ko ang karapatan ng LGBT. Kaya po naging presidente ang asawa niya, patay-patayan tayo dyan. Ano? Kaya po, ito yung sitwasyon. Ang Diyos, siyang may nais na tinatag na pagbabago. Pero siyempre, marami pa ang pwede mangyari. Oktubre pa yung filing eh. Mayo pa yung eleksyon. Marami pa yung, baka magbagong isip niya, di ba? O magbagong isip na kung sino. Next natin, si Adolf Hitler. Ano? Si Hitler, ang Führer ng Germany. Sabi niya, isang politikong Aleman na pinanganak ng Austria at leader ng Nazi Party. Siya naging diktador ng Alemanya mula 1933 hanggang 1945, 12 years. Si Hitler ang ulo ng Nazi Germany nang ikalawang digmaang pandagdig sa Europa at ng Holocaust, yung pagpatay sa 6 milyong Hudyo. Ano? Pinasok sila sa gas chamber at nilasong sila doon. 6 milyong mga Hudyo. Okay, ano po ninyari? Ang Germany naging kahiya-hiya sa buong mundo pagkatapos naman. Ano sumunod? Pumasok po ang kalawang digmaang pandinig, si Tomoyuki Yamashita, o General Tomoyuki Yamashita, Tigre ng Malaya, Hayop ng Bataan. Siyang namuno ng mga pagsalakay sa iba't ibang bansa sa Asia, kabilang na rito ang Pilipinas at ang South Korea. Noong 23 ng Pebrero 1946, sa isang kampo sa Los Baños, Laguna, 30 milya o 48 kilometro ang layo sa Maynila, si Yamashita ay pinarusahan ng pagkabigti bilang sentensya sa kanyang krimen na gawa. Hindi siya sinurrender sa Amerika, binitay siya doon. Bakit? Gusto niyang baguhin ang Asya, hindi umubra. Hindi umubra. Tanda natin, kahit anong pong effort siya, basta ito'y gawa ng tao, hindi magtatagumpay. Pero kapag ito ay gawa ng Diyos, o nasa likod nito ay ang Diyos mismo, pwede. Ito pa si ninyo, maging local naman tayo sa atin. Sa atin man ako. Nalaman niyo po bang bagong lipunan? Mga ibang kabataan niya, hindi niya inabutan yan. Sabi nung ano eh, may bagong silang, mga awit na yan, alam niya, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong araw, sa bagong lipunan, nagbabago ang lahat, tungo sa pagwilan at ating itanghal, bagong lipunan. September 11, diniklara ang tinatawag na martial law. Yan yung tinatawag nilang culmination o launching ng tinatawag ng bagong lipunan. Binago mga pera, at ang mga pera, nilagyan ng bagong lipunan na inscription. Pero, ano po nangyari? Wala din. Hindi rin nabago ang Pilipinas. No? Bagamat kayo, mayroon mga nagsasabi, oh, sa talamak na nangyayari sa Pilipinas ngayon, para po mas maganda ng panahon ni Marcos. Kanya-kanyang sabi tayo. Kaya Marcos, kaya Morcos, kung si Pagastos, wala nga po yan. Ang tinitingnan natin, ang pagbabago can only happen sa pamagitan ni Yesu Cristo. Ilang patunay ba? Pwede po natin baguhin, sabi nga, ang struktura, ang structure ng gobyerno, ang kapaligiran,
o maging ang buong gobyerno, pero libre na lumambot ang puso ng mga tao sa tagapagligtas, ang buhay kailanman hindi magbabago. Sabi nga nila, kung lahat lamang daw ng tinayo ng waiting shed mula pa ni Marcos hanggang pa nang ngayon maayos, wala na mababasa sa ulan yun. Bakit? Daanan mo lang yung mga waiting shed sa dami. Eh, anong uso sa gobyerno natin? Magtayo ako ng waiting shed, nasira, eh ako yung bagong kapitan. Ba't ko mare-repair yan? Hindi ko naman project yan. Kasi pag pinagawa ko yan, ilalagay ko doon yung pangalan nung may proyekto. Eh, wala akong pangalan. Eh, masira yan. Bakit? Para pag nasira, tatayo ko ng bago. Pangalan ko. May komisyon pa ako. Diba? Yung po yung sitwasyon namin. Hindi lang waiting shed, kahit mga gusali. Papasin niyo yung mga government building na naging white elephant. Bakit? Kasi nga po, nandiyan yung pagiging makasarili. Hinahanap nila yung pangalan nila. Simbahan nga lang. No, ako po sa Kristan. Yung mga simbahan. Luluhod ka. Niluluhuran mo doon. Yung likod ng upuan ang nakalagay. Donated by. Ano yung sinasama mo yung donated by? Ha? Bakit kailangan lagi pa yung pangalan? O kaya tayo, walang galang, di ba? Ang nakalagay sa likod ng upuan siguro, pangalan ng simbahan. Tapos yung pangalan na nag-donate, ano sa libro ng treasurer? At least nakatago. Discreet ba? Pero dito po ba sinin natin, sabi nga niya, ang buhay kailan may di mababago kahit baguhin mo lahat. Kailangan ng mabago ang puso ng tao. Sabi ni Blaise Pascal, isa po siyang kilalang physicist. At sabi ni Blaise Pascal, mayroong isang hugis Diyos na wow sa puso ng bawat tao na hindi kailangan pwedeng punan ng kahit na sino o kahit na ano liban sa Diyos sa pamagitan ni Yesu Kristo. In the heart of man, sabi Blaise Pascal, there is a heart-shaped vacuum which cannot be filled by anyone or anything else except God through Jesus Christ. Yun po yun. Kaya pa sa inyo, kahit po sakal na kriminal, alimbawa serial killer, rapist, nag-massacre, alam niyo, pag bibitayin na yan, lumuluha yan kahit papano. At minsan, yung iba, tumatawag sa Diyos. Eh, yun yung magnanakaw. Baka nga madasalin pa sa atin. Tayo, bisa, pag nagtatrabaho tayo, magsasayin ka, nagdarasal ka? Hindi. Diba? Pumunta ka ng bukid, nagdarasal ka? Hindi. Eh, magnanakaw. Ako pinupusan yung kahadiyero ng ninanakaw niya. Diyos ko, makuha ko po saan yung kombinasyon. Pwede ba siya nagdarasal? Kapatid, in the heart of man, sabi niya, there's a hardship, bakit? Meron po ang si Kristo lang. Pag pumasok si Yesu Kristo dyan, fulfilled ka na, kumpleto ka na, kota ka na. And look here, ang Diyos po ay espesyalista sa pagbabago ng buhay ng tao. Sapagkat nais niya tayong lumago sa kabanalan. Siya po'y aktibo sa pagtulong sa atin upang maabot natin ito. Roma 8, talatang 28, sabi niya, all things work together for good to them that love God. And love, sabi niya, is appearing. Pero sa verse 30, sabi niya, nais ng Diyos na tayo matulad sa kanyang bugtong na anak. Batid itong nais ng Diyos. Hindi lamang pala all things work together for good. Merong pupuntahan. The very reason why God is blessing us, para i-praise natin siya, at kapag pin-raise natin siya, magkaroon tayo ng desire na maging katulad niya. Dito po makita pa po natin ang ilang mga talata pa na kung saan nakapanood yan. Tatlong buhay na binago ni Yesu Kristo. Pasinin po ninyo. Una, ang makasalanang babae. Pangalawa, ang pulubing bulan. Pangatlo, ang nag-aalinlangang alagad. Una, makita po ninyo yung makasalanang babae. Sa episode na yun, dinala kay Jesus ang isang babaeng nahuli daw sa salampang na linya. Anong sinabi ni Jesus? Sabi niya, kung manindig kita katulad, go and sin no more. Pinatawad niya sila. At alam po ninyo, yung babaeng makasalanan na yun, nasabi na Samaritan woman, dumating po aklat ng gawa, nagkaroon ng revival sa isang lugar, sa Samaria. At ang babae ito, I believe, siya po nagdala ng gospel doon dahil binago siya ng Diyos. Kaya nagkaroon po ng Samaritan revival. Susunod, yung pulubing bulag. Yung bulag na kung saan palagi po nandoon sa tinatawag nilang parang swimming pool. Pool ng Siloam. Siloe. Alam mo ninyo, palagi dinadaanan. Palagi po nandiyan siya. Hanggang sa dumating ang time, pinagaling siya ni Jesus. Or I may say, si Bartemius, naalala po ninyo rin yung bulag nito. Na kung saan, ano po nangyari doon kay Bartemius? Dumaan si Jesus, sabi niya, sinong dumadaan? Si Jesus, sabi niya, Jesus, sabi niya, gusto mo gawin ko sa'yo? Gusto ko makakita.
Maganda nga ng ginamong pagpapagaling ni Jesus. Kumuha ng putik. Dinuraan yung putik. Tinapal sa, ay hindi naman siguro, baka dadaan lang. Tinapal doon sa mata ng bulag. Ano sabi ng bulag? Kakakita na ako. Ano lang? Kapatid, karami pong ginawa ni Jesus, hindi lang ang tatlo, mga binagong buhay. Lumpo, nakalakad, patay, nabuhay uli. Katunayan, pati yung biyanan ni Pedro. Kapatid, may biyanan si Pedro na tinawag nilang unang papa ng Roma. May biyanan. Kung may biyanan, may asawa. Sabi nga nung kapitbahay ko, kamalas mo naman kung magkabiyanan ka, ala ka naman asawa. O ano? Pangatlo, nag-aalin lang ang alagad. Sino po ito? Si Tomas, nandito mo. Ito po si Tomas. Palagi yan. Kung bakit ba naman, kung kailan siya nag-absent, doon pa nagpakita si Jesus? Pag-buenas, buenasan ba naman? O kaya ngayon, nung binalita sa kanya, sabi ay, hindi, kaya paniwala. Maniniwala lang ako kung maisun ko ang aking daliri sa kanyang palad at sa kanyang tagiliran. So, nung nag-present na siya, umatek na, na dumitaw si Jesus, tinawag siya, special mention, Tomas, halika. O, nag-aaral sabi sa kanya, tapos, ginanyan niya. Alam mo, ginanyan ni Jesus, di ba naniwala eh? Lumapit pa. Talaga hindi siya to see is to believe, to touch is to believe. Lumawa niya, lumawa niya ang sinabi niya, John 20:20, my Lord and my God, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng Iglesia ni Kristo, lalain na natanggapin si Jesus sa Diyos. Ano sinabi nila? Kung ito daw po si Kristo, sabi daw ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sa natin siya tumingala sa langit, at Diyos ko. Ano lang sabi ko, pwede ba yun? Isa lang naman ang kausap niya, si Jesus lang. Para lang may iwas. Pero kapatid, sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko, yun na po yung pagbabago. From that time on, makita po natin ang pagbabago ng buhay. Dito makita natin, mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan, matutuklasan natin tatlong tao kanilang mga buhay binago ni Jesucristo. Bagamat ang tatlong ito ay mayroong magkakaibang uri ng buhay, sila ay nagmistulang mga putik sa kamay ng dakilang magpapalayo. They became dirt, they became mud in the potter's hand. Kapatid na minamahal, pasin po ito, tayo hindi lang tayo niligtas, binago tayo ng Diyos. Sa pagbabago ng Diyos, meron dahilan. Meron kang paggagamitan. Isang bagay ang tiyak, hindi pare-pareho ang paggamit sa atin. Tama mo ba? Hindi pare-pareho. Ito, yung magpapalayo, kailan yung magpapalayo, kailan gumagawa ng banga o kaya ng paso, yung pinagkukuhanan niya, marumi yan. May damo, may pako, may bakal, may kahoy. Nilinis niya, tapos gagawin niya yung banga o gagawin niya yung paso. Pero alam po ba ninyo, ang mga paso nito, iba-ibang gamit. Merong pasok para sa loob ng bahay. Tama? Ang itsura ng pasok nilalagay sa loob ng bahay. Makinis, pulido ang pagkagawa at pinipinturahan ng maganda ang disenyo sa loob ng bahay. Pero sa galing yun, putik! O ngayon, yun nasa labas ng bahay nyo na kapag nag-rumble yung mga kapitbahay nyo, ginagamit nilang pambato. Ha? Magaspang! Patunayan ikaw, hindi mo na pinipinturahan. Bakit? Hahayaan mo umulan, umaraw, magkakaroon ng lumot para na rin pininturahan ang lumpian. Natural pa. Wala? Pero, ano pinagalingan? Putik din, kaparehas nung nilagay mo sa loob ng bahay. Parehas din yung nilagay mo sa bakod. Parehas na ang materyales. Ganun po tayo. Lahat tayo dinampot ng Panginoon sa putik ng kasama. Lahat po tayo, meron tayo kanikanyang istorya ng ating buhay. Pero binago tayo ng Diyos. Hayaan natin siya kung saan niya tayo gagamitin. Wala? Huwag ka nang umirit. Bakit po siya? Ganito. Wag. Di ba? Sabi nga po, nakikita mo ang pagbabago naman sa'yo. Nakita po natin sa tatlong tao. Nakita po natin ang layunin ng Diyos. Panghuli. Nakikita ba ang pagbabago sa akin? Kanina po, nagtatanong kami sa labas. Binanggit niya ni Pastor. Ano daw ang pinakamagandang translation ng Bible? The Bible that is translated in your life. Sabi nila minsan, Dok, ano po ba ang pinakatamang translation sa lahat? King James, NIV, lahat. Sabi ko, ang pinakatamang translation, yung naintindihan mo. Eh kahit na, di, thou, kamo, yung mga ganong English pa. Di mo naman naintindihan. Kasi nga, anong thou sa Tagalog? Anong di sa Tagalog?
Ha? Alam niyo bang spelling ng music sa lumang King James? May K. M-U-S-I-C-K. Diba? At dinodoble ang hindi. Thou shalt not kill. Diba? Para sinabi niya, pumatay kang huwag. Diba? Thou shalt not commit adultery. Kasi yung thou shalt, inuutusan ka, diba? E tapos na, kanyang bigla. Ganun po ang English noon. So, thou shalt not commit adultery. Sabi niya, mangalunyak kang huwag. Uy, pati naman sinabi, huwag kang mangalunyak. Tapos. Huwag kang pumatay. Tapos. Huwag kang magdakaw. Tapos. Kasi mahilig sila noon, nilalaro yung mga sakta. Okay. Dito po ano, sabi niya, sa atin, nakita bang pagbabago? Ang question ko lang po ganito. Ilan taon na tayong Christian? How long have we been in the Christian faith? Ha? Ilan taon na tayong Christian? Ngayon, ang tanong, ito ba? Sinagot mo? Meron ka bang may tuturo dito na nadala mo sila rito sa simbahan nito? Because of your changed life? Because of a brand new person inside? Because of the miracle that Jesus did sa buhay mo? That's why you are here. Meron ba? May tuturo ko ba? Meron po sana doon. Kaso, umalis ulit. Eh bakit? Ano ba? Sabi mo ng Bible, madaling mag-angkin na tayo kabilang sa sama. Subalit, tandaan natin, ang tunay na sama na sa Diyos nagbubunga. By their fruits, you will know it. Kaya kung wala pa po tayong bunga liban sa bungang araw, magbunga tayo. Magbunga tayo ng kaluwa. Dalawang klase pong bunga. Bunga ng mabuting gawa. Sabi ng Bible, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. Nakikita sa buhay mo yan? Well, good. Pangalawa, yung buhay ng kaluwa. Nakapagdadama ka ba ng kaluwa? Kapatid mo, asawa mo, ako mo, kamag-anak mo, kaklase mo, kaopisina mo, kapitbahay mo, kaaway mo. Sila ba'y nadadala mo sa buhay? Kasi kung hanggang ngayon wala kang bunga, baka datlang ka ng Panginoon, wala kang bunga. Alam naman natin ang hindi nagbubunga. Anong sama ang hindi nagbubunga? Patay na sama o sama-samahan? Isang ako na-pepe pa rin sa edad ko ito. Isang dadala mo ko sa isang kapatid lang, mayroong garden mo nila. Tapos tutusunan mo na yung kapabitlan yung sama na peke. Yung mga nabibili na parang dahon pero tela. Kaya ko naman ngayon itong CMM, titignan mo na, ay, tumawag ka lang. Ang ganda naman ang bulaklak niyan, tatawag siya, ay, ito, hindi po. Sinabit lang po namin yan. Kapatid, baka nakasabit ka lang. Delikado yan. Baga pagkakiat sa langit, ni, bakit sila nangawala, siyak, adituyak pa, nagmatiyak ng sang. Naiwan yata akong, sabi ko naman sa'yo, pa, bakit? Magdawa na ikaw na lang. Ala na kami lahat. Wala? Ang masakit, sabi ng tama, kamo, ala nyo ha, bakit din ako. Pero bakit kaya mainitinip dito? Patay kaya yung centralized aircon? Yeah, yung piano, napuntahan mo. Kasi alam mo ba, oh, pero mo tamo kaibigan dito? Eh, yung piano rin sila. Ayos natin. Sabi niya po, siya rin ang Panginoon na bumago sa imoral na babae Samaritana, ang pulubing bulag at sa alagad na nagalit naman. Ang handang bumago sa iyo, hindi ka niya susukuan. Dapat kinakailangan mo makipagtulungan sa kanya o manatiling lumalaman. Kailangan mo ang anong unang step? Sumuko at pasako. Kapatid, napapansin mo, may struggle ka sa buhay. May mga bagay na gusto mong mawala sa buhay mo, mabago sa buhay mo, hindi pa rin nababago, baka naman kailangan mag-level up ka ng pagsuko. Baka naman kailangan mas paunlarin mo, mas payamanin mo yung pagsuko sa Panginoon. Baka naman yung mga sinusuko mo, mga sabi ng Bisaya, jutay lang, konti lang, minor lang, maid-maid lang ba? Baka kailangan mo nisuko yung mga major. Baka mga sinusuko mo, para sabi ng ano yun, sabi ng sa Mindanao eh. Susukun na namin ang aming mga armas. Sinuko sa gobyerno, talagang may literatuhan, video, international na video nila. Nang chinyek yung mga baril, lumang mga baril, hindi ka pumuputok. Yeah.
teke. O nga, pagsuko ba yan? Oo, sinusuko na namin ang aming mga armas na hindi na nagagamit. Mahal naman kapatid, yung sinusuko mo, anong kwenta? Mula po, Panginoon, ngayon, maaga na akong gigising, sinusuko ko pa ito. Ay, wala yan! Kaya walang pagsuko sa Diyos, kailangan mong maagang magising. Tangan! Wala kaugnay nga yung sa spiritual yun. Mula po ngayon, nilinisip ko na yung kwarto ko. Ay, dapat lang, hindi ka naman hayop. Nakasama nagpalit ng balat, doon lang. Walang kaugnayan yun sa spiritual. Mula po ngayon, maghuhukas na ako ng plato. Dapat lang, pinapakayat ka ng magulang mo. Tangan! Kung susundan nga ang Biblia, ipapayo ko sa kanila, ganito pa eh. Ang sino mga ayaw magtrabaho sa bahay, huwag pakainin. Ngayon ito sa one yung spiritual. Di ba? So walang kaugnayan sa spiritual yun. Kaya po kapatid, anong isusuko mo na may kaugnayan sa spiritual? Di ba? Kaya naman ako po, ma-pride. Susuko ko na po yung one hand. Di ba? But yes! Ako matutuwa ko sa'yo kung ako pastor mo, honest, sinabi mo sa akin, doon ko, sinusuko ko na po yung one half ng aking pride. Mabiyari ko, one half na lang yung ating bumbunuhin. O, di ba? Salamat, one half. Hindi one four, hindi one fifth. Di ba? Kasi minsan, pakabayani yung mga iba. Mula po ngayon, sinusuko ko na lahat na hindi po kailangan sa buhay ko, Panginoon. Oo! Ganon? Baka lunis pa nga lang. Sablay ka naman. Ano nga? Maganda yung unti-unti. Lumago ka rin. Tapos hindi lang po sumuko. Nandiyan yung patapasakop. Magpasakop tayo sa Diyos. Ano yung ibig sabihin ng magpasakop? Hayaan mo siya ang magmando ng buhay mo. Ano? Hindi po pwedeng, Lord, itong compartment na ito sa'yo, itong compartment na ito, pabayaan mo sa akin na lang. Lord, yung kung aking buhay Lunes hanggang Sabado, hanggang Biyernes, sa'yo, bahala ka. Pero yun naman pong Sabado night, baka pwede natin na lang. Diba? Hindi po gano'n. Pag sinabi natin sumuko, pag sinabi natin pasako, what hurts us the most, ipasako mo sa Diyos. Love life. Trabaho. Mga ugnayan, kailangan ipasakop sa Diyos. Pangalawa, magpahinga. Sabi niya, sumuko at pasakop sa kanya ngayon. Inanay siya, ibigay sa iyo, pinakamabuti. Kaya magpahinga, rest in the Lord. Alam mo, pag pinasakop mo sa Diyos ang buhay mo, maintindihan mo ang tunay na kahulugan ng magpahinga sa Panginoon. Psalms 37, sabi ng Bible, rest in the Lord. Delight yourself unto the Lord. Tapos mag-rest ka daw sa Kanya. Anong ibig sabihin na mag-rest sa Kanya? Walang effort. Pabayaan mo siya. Let Him be. Ano? O ba yan? Ikaw na po sumakot ng buhay ko. Ikaw na pong bahala sa buhay ko. Makapagpapahinga ka ng sarabi. Pwede kang makatulog ng maintain. Bakit? Kasi pagtotohanan, 100% sabi ko, Lord, sakupin mo ko. Lord, ikaw bahala sa buhay ko. Pag sumimple lang yan, Panginoon, ikaw may kasalanan. Bakit? Pinasakop ko eh. Huwag mo na masasabihin, Lord, pinapasakop ko kung hindi naman. Tapos isisihin mo siya. Hindi pwede. Yung sasabi ng mga iba, Doc, bakit nagpunta po ako sa prayer meeting? Yung ipag-partner ako sa Christian. Sabi ko, pag-pray niya ako lahat. Yung week na yon talagang pinilit ko pong mamuhay bilang Kristiyano ng mga buong katapatan. Pero bakit pagkatapos po ng exam, bumagsak ako? Nagpakaligaya naman ako sa Panginoon. Basahin natin ang Bible, Psalms 37:4. Delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Sabi ng Panginoon, mag-delight ka, magpakaligaya ka sa Panginoon. Pero kasabayan ng verse na yon, delight unto the Lord and do good. Amen. Kapatid, may do good. Ang ginawa mo lang, puro Panginoon, spiritual lang. Mag-review ka rin. Eh, nag-exam ka, hindi ka nag-review, balay ka na lang, praise the Lord, balay ka na lang, hallelujah. Ano yung sasagot mo? O, di ba? O, sige nga, o, nag-exam ka na, nagsimba ka ng linggo, nag-attend ka ng buwan ng mga gawain sa church, nagpakasipag ka, hindi ka nagbiryeda, inulog mo sa operate, ang gusto mo lang, sagutin ng Diyos na pumasa ka. Eto ngayon, mag-exam na kayo. Ginawa mo na lang ang spiritual requirements. Eto ngayon, dumating ngayon yung exam. Hindi ka nag-review, ano yung susulat mo?
Panginoon, ano pong answer sa number 12? Lord, ano pong answer sa number 16? Gano'n ba yan? Hindi pwede. Sabi ng Bible, kung pakaligaya ka sa kanya, pero gumawa ka ng mabuti. No? And do good. Anong ibig sabihin na and do good? Hindi mag-review ka. May gawin estudyante. May gawin naman isang empleyado. Gusto nung ma-promote? Yes, magpaka-spiritual ka. Pero, magtrabaho ko maigi. Kailangan maging model employee ka of the month. Ano ba? Kasi kung hindi, yung qualification nilang andar, hindi ka ubra. So, dito po, hindi lamang pala magpahinga. Susunod, hayaan mo siya. Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko. Pero lagi nagdadrive naman yung owner time check. Nakita niyo yung matanda, nagbubuhat ng troso. Hirap na hirap. Sabi niya, lalang, sa kanina po yan sa likod. Sa kanina po kayo. Ay, salamat na po. Sumakay yung matanda. Drive sila. 20 minutes na nagdadrive. Nagugulat siya sa rear mirror. Nakita niya yung pasahero niya sa likod. Nakaniwi. Aba, ito palang matanda, sabi niya, siguro sa dinaanan niya mga hirap sa buhay, kahit nakaniti na, nakaniwi pa. Tinabi niya yung jeep, tsaka niya tinignan. Alam niyo, nakita niya, nakasakay nga sa jeep, buhat-buhat naman yung troso. Kaya pala nakaniwi. Kapatid, kagaya ka ba ng matanda? Sinuko mong buhay mo sa Diyos. Binigay mo ang mas mahirap, pero yung madali, ayaw mong ibigay sa kanya. Yung spiritual, sinuko mo, yung mga physical na problema mo sa anak mo, problema mo sa asawa mo, problema mo sa pera, problema mo sa ambisyon, problema mo mga lumang problema, hanggang ngayon, pinipilit mong pasanin kahit dala-dala ka na ni Jesus. Meron isang tula na napakasimple, sumikat ng dekada 80, sabi niya, footprints in sand. Sabi niya, isang gabi, sabi niya, ako ay nanginip, ako ay naglalakad, sabi niya, sa buhangin. And I see, sabi niya, two sets of footprints in the sand. One belongs to me, and the other to the Lord. And as I walk on the foot, and as I walk, sabi niya, doon sa beach, along with the Lord, I notice, sabi niya, pagdaan ng ilang mga oras, there is only one set of footprints in the sand. Then I ask the Lord, Lord, sabi niya, bakit isa na lang? O sabi niya na, because I carry you. Kasi pinubuhat mo kita. Kala niya sa kanya. Kala niya iniwan siya ni Lord. Hindi, nandun ang Lord. Buhat-buhat siya. There are times darating tayo sa mga problema. We thought for a while, pinamayan tayo ng Diyos. We thought for a while, kinalimutan tayo ng Diyos. Hindi. Kaya isa na lang palang pares ng paan na nandun doon na bumuguhit niya sa lupa. Yung oras na yun, parigat-parigat ka. Jesus. Kapatid na minamahal, nais ng Diyos, mabago ang ating buhay. Maraming nabago ka na, na-born again ka na. Pero ipagbabago nais niya sa Romans 8:29, that we may be conformed into the image of His Son, Jesus Christ. Nais ng Diyos, matulad tayo kay Kristo na ating Panginoon. Let's pray. Lord, salamat sa oras nito. Napakabuti niyo sa akin. Salamat o Diyos na layunin niyo na kami ay baguhin. Salamat po. Tulungan niyo po kami o Diyos na ngayon mabuhay ay tunay namin may pasakop sa iyo. Tunay na may bigay namin sa iyo. Sa pagpapaninoon, nais po namin na kayo ay matuwa sa aming buhay. Nais namin ma-please ka sa buhay namin. Sa aming kalagit na Panginoon, narito po ang bawat isa sa amin. Dala namin ang aming mga pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. Nais po namin isuko ang mga ito sa inyo. Nais namin hayaan na ikaw ang gumalaw sa aming buhay. Sinasabi niya sa oras na ito, gusto ko ang Panginoon na mauna ng aking buhay. Gusto ko patuloy niya akong baguhin hanggang sa panahon na yon na dadali niya ako sa kaharian ng kanyang kamasalanan. Kung ito sinasabi mo, pakitas nga po ang kanang kamay sa oras na yon. Yes, God bless you. Meron pa? Yes. Lahat po ng taas ng kamay, pwede po tumayo lamang. Sa inyong mga kinatatayuan, tayo po isama-samang mananalangin. Amang makapanyarihan sa lahat, narito po mga kapatid na kasaan tumayo at kanilang ipinapasakop ang buhay nila sa inyo. Ginamin na lang po yan sa kung paano paraan na babaguhin mo kami. Ginamin na lang kung ano ang aming dapat daanan. Hindi namin na lang mga Diyos kung hanggang kailan para kami tunay na mabago. Subalit pa yun ang pinagkakatiwalaan ka namin.
Pagpalain niyo po ang bawat isa sa oras nito. Salamat po sa iyong mayamang salita. Pagpalain niyo po ng Diyos ang Church of God World Mission dito po sa Alcala. Yes. Patuloy niyo siyang uhawin at gutumin sa iyong mga salita. Bigyan niyo ng wisdom at knowledge, Panginoon, ang pastor na kung saan tinatalaga po ninyo sa gawain dito. Yes. Si Pastor Norvin, Panginoon, maging ang kanyang may bahay na katuwang sa gawain, si Dr. Mary, salamat po ng Diyos. Ay, be bless you po mga kapatid dito. Maging, Panginoon, ang kanilang anak, si Nathan, na kasama ng ginikod at ang lahat ng mga magagawa. Pagpalain niyo, Panginoon Diyos. Kasabay nito, mga miyembro, gulatin niyo sila sa magagawa niyo sa kanilang buhay na positibo. Itong buhay sa amin po. Sa pangalan nito, ang aming pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus.